Yeah, Shane. Ano yun? Ano ba yung pwede mong ibigay na mga tips sa mga new driver na gaya ko sa ganitong panahon na maulan at mabaha? Okay. Pag ganitong mabaha, or sabihin natin maulan, as much as possible sana, eh, dahan-dahan lang sa pagdadrive. Siyempre, madulas ang kalsada, mababa yung visibility. Then, isang tips ko dyan is, i-on ninyo yung inyong headlight pag ganitong medyo cloudy o hindi ganun ka ganda yung panahon para at least maganda yung visibility mo. Now, kung ikaw naman ay dadaan sa baha. So, ang pinaka suggestion ko sa inyo eh huwag kayong mangunguna sana. Okay, kumbaga halimbawa may nakita kayong malalim na baha eh try niyo muna magpauna ng iba para at least makita ninyo kung kaya ba nila, kasi yun halimbawa sample na lang eh kayo yung nanguna, what if malalim yung baha, kayo lang yung titirik doon. Now, kung may nakita kayo na ka-same height ng kotse ninyo, means, kaya rin ng kotse ninyo yun. Now, ito yung isang tips ko sa inyo, no? With regards naman, dun sa kayang lusungin ng inyong kotse. Siguro, mas maganda mag-base tayo sa gulong. Kasi, halimbawa, kung mga SUV, kaya niyan hanggang dun sa height ng gulong nila, basta moving. Pero, kung yan ay mga sedan o yung maliliit na mga sasakyan, usually, ang pinakakaya lang ng kotse na mga ganyang klase is kalahati lang ng gulong. Now, ang pinaka-safe is yung hanggang 1/4 lang ng inyong gulong kung sakali mang lulusong kayo. Now, isang tips ko sa inyo, kung kayo ay lulusong sa baha, kung yan ay manual, okay, ilagay nyo sa first gear, make sure na ihahay ninyo o sabihin na natin continuous yung paggagas ninyo. Huwag nyong ititigil yung pagagasting nyo hanggat hindi kayo nakakalusong. Now, kung yan naman ay automatic, isang tips ko sa inyo dyan is i-low gear ninyo. Kung gear niya, kung yan ay may L or B o may first gear, ilagay nyo doon. Then, continuous lang din yung pagagas. Then, kung lulusong pa rin kayo, ang pinaka-recommended ko sa inyo, i-off din ninyo yung aircon para at least hindi masira yung bearing ng inyong compressor. So, yun yung mga tips ko sa inyo, no, kung sakali man na kayo ay lulusong sa baha. Eh, paano kapag tumirik yung sasakyan ko sa gitna ng baha? Well, pag tumirik yung sasakyan ninyo sa isang baha, sigurado ako mataas na talaga yan. So, ang pwedeng cause nyan is nabarahan na yung inyong tambutso, napasok ng tubig, or napasok yung inyong air filter. Well, pag ganyan, sabihin na natin, huwag nyo nang i-start sa muna hanggat may baha pa. And as much as possible, ang recommendation ko sa inyo, ipatowing nyo na lang. Kasi wag ninyo siyang i-start kasi baka mas marami pang maging problema. Kung kaya, tanggalin nyo na rin yung negative terminal ng battery. Kung kaya ninyong gawin. Pero kung wala kayong, hindi nyo kayang gawin, hayaan nyo na lang muna yung kotse doon. So, kumbaga, hayaan nyo na lang na maitowing at maidala sa pinakamalapit na repair shop para ma-check kung ano yung gagawin. Kasi usually, ang ginagawa doon is pag nabaha ang sasakyan, chini-change oil, talagang pinapalitan yung mga liquid kasi there's a possibility na pumasok na yan dun sa loob ng inyong engine. So yun mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung may tanong pa kayo, i-comment nyo na lang dyan. Who knows, magawan din natin ng video yan. At yun, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe dyan sa baba. At kung sa Facebook, click yun lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.